Okay, nabalian ako ng surfboard. Tapos, ngayon, nakabili na ako. Pero along the way, nakapick up ako ng mga tips na sa tingin ko makakatulong sa pagbili niyo ng surfboard. Okay, tip number one. Bili tayo sa legit seller. Meron ng mga legit seller ngayon. Lalo na itong si Go Buy Boards, Kuya Tox, Jer Bautista, and si Hans ng Surfboard PH. Ito yung talaga nakikita kong dati na nagsusupply ng mga surfboard sa buong Pilipinas. For sure, ang dami mga secret spot na alam na itong mga to. Ngayon, paano pag wala ka nakitang board sa kanila? Sa tingin ko, maganda magpa-legit check, tamahan mo na ng ID. Popost mo yung pangalan niya, kung totoo ba siya o hindi. Sana meron kayong common friend na magbabalidate na legit siya. And then, pagkatapos nun, syempre kailangan mo inspect yung surfboard. Paano pag kunwari malayo ka dun sa location ng surfboard? Baka meron kang friend na pwedeng bumisita dun sa lugar na yun para i-check yung surfboard. Or, pwede rin naman kayo mag-video call para lang sure na meron talagang surfboard na binibenta. Para pag hindi ka marunong mag-check ng surfboard, kung okay pa ba, magdala ka ng kaibigan na marunong. Yun talaga yun. Una-una, kung mabigat ba o waterlogged yung surfboard. Waterlogged, yung sabihin nun, punong-puno na ng tubig yung surfboard na bibilin mo. Pag mabigat na mabigat siya, compared to a normal board, waterlogged yun. Medyo negative na yung bilhin. Tapos, dings and cracks. Yung mga dings, normal lang yun. Pressure dings, cracks, normal lang yun. Depende lang kung gaano kadami yung sira. Pag sobrang dami yung dings, medyo alanganin na yun. Also, kung pwede, dalhin mo yung fin mo. Baka mamaya, yung fin na nandun, maluwag para sa fin mo. Ibig sabihin nun, hindi kumakagat na maigi yung fin sa tubig. So, magalaw. Pagka ganun yung nangyari, kailangan mo i-adjust yung fin mo. Papatapalan mo ng glassing para kumapal na pasok. Ito yung mga kailangan mo talagang tingnan para kung okay pa yung surfboard. Hindi naman porket na napakadami ng dings ng surfboard, pangit yung surfboard. Ibig sabihin lang nun, may mga kailangan ka pang i-repair pag binil mo siya. Kaya magandang bumili din sa mga established na nagbebenta ng surfboard. Kasi basically, inayos na nila. Pumasa sa kanila para ibenta. Hindi sila mapapahiya. So kung ako sa inyo, doon ako bumili. Kung maselan ka naman, ayaw mo ng dings, cracks, pinakamaganda talaga, bumili ka na ng brand new. Kailan talaga pag second hand. If sa tingin mo, meron pa ako na-miss na mga tips na kailangan malaman ng ibang tao, comment mo na lang dito sa baba. So last time nagpa-raffle kami, tapos ang nanalo ay si... message mo na lang ako, tapos yung bago natin pa-raffle ngayon ay ang glassy peelers na stepping on glass. So, sa mag-share ulit ng video na to, simpleng manalo ng t-shirt na to. Yes. Alright, bye! Bye! O nga pala, may where's Brownie? Where's Brownie? Bye!